Walang Diyos na kinikilala pero mayaman. Minsan ba ay napapaisip ka kung bakit may mayayaman kahit walang kinikilalang Diyos, pero ikaw na may Diyos ngunit naghihirap? At sa katunayan ay mas lalong bumibigat ang iyong pinagdaraanan simula nung ikaw ay nagkaroon ng pananampalataya. Minsan napapaisip ka ba na napaka-unfair ng buhay sapagkat ginagawa mo naman ang lahat pero mahirap ka pa rin at punong-puno ng pagsubok? Maaaring ang depenisyon natin sa taong mayaman ay yaong nagtataglay ng maraming pag-aari, salapi at nakakaangat sa kabuhayan. Sila yaong mga kahit hindi kumilos ng ilang panahon ay hindi magugutom at hindi mag-aalala sa kanilang mga pangunahing kailangan. Karaniwan sa mga kinikilalang mayayaman sa panahong ito ay ibinubuhos ang kanilang panahon sa pagnenegosyo at paghahanap buhay. Ang isang halimbawa ay si Elon Musk. Siya ang nangunguna at tinaguri ang pinakamayamang tao sa buong mundo ngayon. Siya ang may-ari ng Twitter at Tesla, CEO ng SpaceX, co-founder ng Neuralink at OpenAI, presidente ng Philanthropic Mass Foundation at marami pang iba. Siya ang may tinatayang halaga na humigit kumulang $249 billion sa ngayon. Sa kabila ng kanyang kayamanan, kasikatan at kapangyarihan, maituturing na nasa kanya na ang lahat. Ngunit sinasabing wala siyang kinikilalang Diyos. Walang malinaw na sagot si Elon Musk patungkol sa kanyang pananampalataya. Sa mga celebrity website, si Musk ay madalas na inilalarawan bilang isang ateista o agnostic. Minsan ay tinanong siya kung nagdarasal at minsan ay sumagot si Musk. Hindi man lamang siya nagdarasal kahit panoong muntik na siyang mamatay sa malaria. Binigyang diin din niya na siya ay hindi relihiyoso. Siya ay mas naniniwala sa siyensa at kakayahan ng tao. Mas gusto niyang pagtuunan ng pansin ang pag-aaral ng teknolohiya ng kinabukasan, tulad na lamang ng isyu kung papaano ipadala ang mga tao sa Mars at tumira rito. Lumilitaw na madalas niyang iniisip ang ideyang iyon kaysa sa mga relihiyosong usapan. Ngunit bakit siya ang pinakamayamang tao sa buong mundo gayong wala siyang kinikilalang Diyos? Sa isang praktikal na sagot at pamamaraan, si Elon Musk ay nagsumikap sa pagtatrabaho para makamit ang kanyang mga pangarap. Ito ang dahilan kung bakit siya yumaman at naging tanyag. At anuman ang iyong pinaghirapan ay balang araw ay meron kang makukuha. Ngunit ano nga ba ang sinasabi ng Biblia patungkol sa mayayamang tao? Hindi masama na maging mayaman o magangad na guminhawa ang buhay. Walang talata sa Biblia na nagsasabing huwag tayong magsikap at huwag hangaring yumaman sa buhay. Subalit ang nagnanasang yumaman ay kadalasang nahuhulog sa tukso. Sila yung napapalayo sa Diyos at umiibig sa salapi, na siyang naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Dahil mayaman na sila, mas nagtitiwala na lamang sila sa kanilang mga sarili. Ang masaklap ay hindi na sila nananalangin at hindi na umaasa sa Diyos. Sa Matthew chapter 19 verse 23, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Tandaan ninyo, napakahirap sa isang mayaman ang makapasok sa kaharian ng langit. Sinasabing ang mayayaman ay ang mas napapahamak dahil sila ay napapalayo sa Diyos dahil sa pera. Mahalaga ang pera, ngunit kapag minahal ng tao ang pera, dito na nagsisimula ang kasamaan." Sa madaling salita, ang kayamanan ay isang pagpapala kung ito ay dumating sa mga mananampalataya mula sa kamay ng Diyos. Gayunpaman, ang kayamanan ay maaaring maging isang sumpa kung ito ay umaakay sa isang tao palayo sa Diyos at tungo sa kasiyahan sa sarili. Hindi naman lahat ng mayayaman ay mapapahamak. Ang sinasabi ay ang mga mayayaman na nakalimutan na ang Diyos. Sila yung mga hindi nagtitiwala at walang kinikilalang Diyos na namumuhay sa kasalanan. Ang kayamanan ayon sa Biblia ay parang apoy, mabuti ngunit mapanganib. Kaya binabalaan tayo ng Biblia tungkol sa panganib, sapagkat aminin man natin o hindi ay nakakatakot ang mga tuksong dulot ng kayamanan. Gaano man kayaman sa mundong ito ay hindi mabibili ang kaligtasan mo. Kung wala kang Diyos sa buhay mo, ikaw naman ang pinakakawawang tao sapagkat mapapahamak ang kaluluwa mo pagdating ng panahon. Sa Mark chapter 8 verse 36, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtaman niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Pinapakita ng Panginoon na kahit gaano ka pakayaman sa mundong ito, kung wala ka namang kinikilalang Diyos, mapupunta ka rin sa kapahamakan pagdating ng panahon. Ang buhay natin sa mundong ito ay hindi lamang pumapatungkol sa pera at kayamanan
o ano pa mang material na bagay. Mayaman ka nga sa mundong ito, pero kung babawiin ng Diyos ang buhay mo kinabukasan, anong magagawa ng kayamanan mo at wala kang madadala sa kabilang buhay? Mas pagtuunan natin ng pansin ang susunod na buhay. Dapat nating malaman na ang blessing o pagpapala ay hindi lamang pumapatungkol sa pera o kayamanan, dahil ang kasaganaan ng Diyos ay hindi ang kasaganaan ng mundo. Ang tunay na pagpapala ay physical, mental, financial at higit sa lahat ay spiritual. Hindi ka man binigyan ng Diyos ng mga pag-aari, mansyon o sports car o pribadong isla. Wala ka mang private jet o mga yate, hindi ka man sikat at napakasimple man ang buhay mo ngayon, ayos lamang yan. Ang tunay na pinagpala ay mga taong nananampalataya sa Diyos. At kung ikaw ay mayroong spiritual blessings, ikaw na ang pinakapinagpalang tao, sapagkat ang tunay na kayamanan ay nasa langit, kapiling ng Diyos at kapayapaan na walang paghihirap. Huwag tayong mainggit sa mayayamang tao. Kung ikaw man ay punong-puno ng paghihirap, pag-uusig at problema, ayos lamang yan, pinagpala ka pa rin ng Diyos kung nananampalataya ka sa Kanya at nabubuhay ng may kabanalan. Sa Matthew chapter 5 verse 10, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Kung ikaw na sumusunod sa kalooban ng Diyos, anuman ang kinakaharap mo sa iyong buhay, ikaw ay tunay na pinagpala dahil kabilang ka sa kaharian ng Diyos. Kung ikaw ay may talento, o masipag, o mapalad, maswerte pa kung ipinanganak na masaganang buhay. Ang mga bagay na ito ay gamitin mo para magbigay ng pagkakataon at inspirasyon upang ipalaganap ang pag-ibig ng Diyos. Huwag nating sarilinin ang kaligtasan. Patuloy nating ipamahagi ang mabuting balita. Ipanalangin natin ang mga taong walang kinikilalang Diyos upang makilala rin nila ang tunay na Diyos at maranasan nila ang buhay na walang hanggan. Walang masamang maging mayaman, basta laging tatandaan na huwag nating kalimutan ng Diyos kung dumating ang pagkakataon na tayo ay umaman. Huwag na huwag kayong tatalikod sa Kanya at laging isipin na ang Diyos ang nagdala sa iyo kung nasaan ka man ngayon. Sa isang banda, laging isipin na hindi dapat maging hadlang ang kahirapan ng pamumuhay sa paglilingkod sa Diyos. Ang kasalukuyan nating kalagayan ay maaaring pagmulan ng ibayong kapurihan sa Diyos, sapagkat Siya ay hindi nakakalimot sa mga taong umiibig at naglilingkod sa Kanya. Muli po ay maraming salamat at sana ay meron kayong natutunan. Patuloy nating ipamahagi ang mabuting balita. God bless!